Ang pagkabata ay hindi nagmumula sa pagkakasilang hanggang sa tiyak na edad. Ito ay isang kagalakang hindi mo maitatago na siyang humuhubog sa ating kinabukasan. Isang kalipunan ng mga alaala na patuloy nating dadalhin patungo sa walang hanggang kaharian. Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng isang batang minsan ang nangarap ng pinakamataas na propesyon sa kabila ng pagiging salat sa buhay. Nagsikap na makapag-aral ng mabuti, naglibang at sinulit ang kamusmusan. Ngunit paano nga ba kung ang kabataan niya din mismo ang siyang magiging dahilan ng mapait na kapalaran? Mas nanaisin mo pa kayang ibalik ang panahon para maitama ang nakaraan? Paano nga ba ay wala namang ganun? Ang kwento ng mga katalinuhan, pagsisikap, kakulitan at pagiging kilabot ni Pacifico Guevara o yung tinaguriang Dillinger ng 12 Pares. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Minsan talaga ay maiisip nating napakadaya ng buhay. Kung sino pa yung may mga kakayahang mag-aral, ay sila pa yung nawawala ng pagpapahalaga dito. Samantalang kung sino pa yung nagsisikap na magpakabuti at matuto, ay sila pa yung pinagkakaitan ng kapalaran. Isang magandang halimbawa nito ay si Ikoy. Siya ay si Pacifico Guevara sa totoong buhay na tubo sa siyudad ng Tarlac. Gaya ng karamihan, ang batang si Ikoy ay nagbuhat lang din sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang mga magulang ay isa lamang magsasaka. Maagang namulat si Ikoy sa kanilang kalagayan sa buhay. Sa kanyang murang edad ay isinumpa na niya sa kanyang sarili na kailangan niyang magsikap ng husto at mangarap na malaki para mabago ang antas ng kanilang pamumuhay. Minsan na siyang nangarap na maging isang kilalang abogado. Ang batang si Ikoy ay taglay ang katalinuhan sapagkat mula sa una hanggang sa ika-anim na baitang ay pinangunahan niya ang kanyang klase sa lahat ng asignatura. Dahil sa simula pa lang ay pinagsisikapan talaga niyang makarating sa ganong estado sa paaralan dahil umaasa siyang sa pamamagitan ng kanyang matataas na grado ay makakakuha siya ng scholarship para matuloy-tuloy ang kanyang mga pangarap, bagay na hindi niya matutupad kung iaasa lang sa kawalan ng kanyang mga magulang ang kanyang pagpasok. Subalit ang bata ay bata pa rin talaga kahit pa balibaligtarin mo man ang mundo. Bagamat taglay ang katalinuhan, si Ikoy ay nakilala rin bilang napakakulit na bata. Ugaling bata, kumikilos at nag-iisip gaya ng isang bata. Naging ugali na rin niyang pagtripan ang mga kaklase at mga kaibigan niya. Ang kapalaran ni Ikoy ay biglang nagbago. Ilang buwan bago ang kanilang nakatakdang pagtatapos sa elementarya kung saan pararangalan dapat siya bilang valedictorian ng paaralan na siyang magiging tiket naman niya patungo sa scholarship program. Ngunit isang araw ay pinagtripan nila ang isa sa mga kaklase niya at lubha itong napahiya. Sumobra ang kakulitan ni Ikoy nang di niya namamalayang nakakasakit na pala siya ng damdamin ng iba. At nang minsan at siya naman ang naging cleaner sa classroom, ay siya naman ang napagtripan ng kanyang mga kaklase. Kinabukasan sa pagpasok ng kanyang teacher, ay merong napakalaking nakasulat sa kanilang pisara. Sobrang ikinagalit iyon ng kanilang teacher dahil nang mabasa niya ang nakasulat ay ganito: "Malaki ang mo, madam. Matakaw ng saluyot." Nagpanting ang kanyang tenga sa galit habang inaalam kung sinong cleaner noong nakaraang araw. Dahil iniisip din ng guro na siya ang huling lumabas ng classroom at siya lang ang makakapagsulat sa pisara ng hindi magandang biro na iyon. Nang malamang si Ikoy ang cleaner, ay agad niya itong pinadapa sa mesa at gamit ang napakalapad na panggarote na noon ay gamit pandisiplina ng mga guro, ay walang habas niyang hinataw ito nang ihinataw sa batang si Ikoy sa sobrang galit. Namimilipit na sa sobrang sakit ang bata, ngunit patuloy pa rin ang pagpalo ng galit na guro. At na mga sandaling hindi na makayanan pa ni Ikoy ang sobrang sakit, ay tumalon siya sa mesa na kanyang pinagdadapaan at may nadukot siyang nail cutter sa kanyang bulsa at walang ano-ano'y iniiumang niya ito sa kanyang guro na nakaakmang lalaban kung patuloy siyang gagarutihin. Subalit ang hakbang na iyon ang lalo pang nagpalala ng kanyang sitwasyon sapagkat nagsumbong ang teacher niya sa principal nila kung saan inireklamo nito ang lahat simula sa di magandang biro na nakasulat sa pisara hanggang sa pagtutok sa kanya ng nail cutter. At simula noon ay hindi na nakabawi pa
o hindi na siya pinabawi sa mga marka ang matalinong si Ikoy. Nagsunod-sunod ang pagbaba ng kanyang mga grado sa kada buwan at lumagpak pa siya sa ikatlong karangalan na lamang sa araw ng kanilang pagtatapos sa halip na dapat ay valedictorian. Ibig sabihin ay mawawala na rin siya ng scholarship sa high school. At kasabay ng paglalaho nito ay kasabay ding maglalaho ang kanyang mga pangarap dahil hihinto ang lahat ng iyon dahil sa kahirapan. Lubhang dinamdam ni Ikoy ang nangyari sa kanya at dahil dito ay nawala na siya ng ganang mag-aral pa. Alam din niyang makapag-aral man siya ng high school ay walang katiyakang makakapagtapos pa siya dahil papahirapan lang niya noon ang kanyang mga magulang sa pagsasaka para lang maibayad sa matrikula. At hindi na nga nag-aral si Ikoy. Nagpasya siyang umalis na lang sa kanila at maghanap ng trabaho upang makatulong. Mula sa siyudad ng Tarlac ay naglakad siya patungong Angeles City sa Pampanga nang walang katiyakan ang klaseng kapalaran na naghihintay sa kanya doon. Naging palaboy-laboy siya sa mga lansangan at natutulog kung saan-saan abutin ng dilim. Subalit ganun pa man sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan ay nananatiling baon-baon ni Ikoy ang mga pangaral ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan ay niminsan hindi siya nakaisip gumawa ng masama. Gamit ang nag-iisang tuwalya na meron siya ay naghahanap si Ikoy ng mga taong magpapalinis sa kanya ng sapatos para kumita kahit papaano o kaya naman ay kapalit ng kapirasong pagkain para sa kanyang kumakalam na sikmura. Dito siya napansin ng isang Amerikanong Air Force na nakadestino sa lugar. Dahil sa awa sa batang si Ikoy ay dinala niya ito sa loob ng Clark Air Base at doon ay nabigyan siya ng pagkakataong makapagtrabaho ng marangal bilang janitor at hardinero. Ngunit ang kapalaran ay talagang napakalupit para sa kanya. Nagsikap ng husto ang batang si Ikoy. Nagpakasipag siya sa kanyang trabaho upang may padalan tulong sa kanyang pamilya. Pero minsan isang gabi ay pinasok ng dalawa sa kapwa niya din hardinero ang opisina ng opisyal kung saan nawala ang typewriter at iba pang mahalagang gamit. Muli sa ikalawang pagkakataon ay napagbintangan na naman si Ikoy sa kasalanang hindi naman niya ginagawa. Ang masakla pa dito ay dinala siya sa kulungan sa kampo ng Philippine Constabulary at doon ay nagsimula na siyang pahirapan ng mga taong may hawak sa kanya. Ginulpin nila si Ikoy at pilit pinapaamin sa kasalanang hindi naman sa kanya. Ikinulong nila si Ikoy sa Angeles City at doon ay nagtangka siyang tumakas pero siya ay nabigo. Di nagtagal ay inilipat siya sa Pampanga Provincial Jail at mula dito ay muli siyang nagtangkang hanapin ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagtakas. Sa ikalawang pagkakataon ay bigong muli na makatakas si Pacifico Guevara o si Ikoy. Dahil dito ay Bartolina ang kanyang binagsakan. Isang maliit at madilim na kwarto na may bantay pa sa labas ang kanyang naging tahanan habang ginugugol ang kanyang sintensya para sa kasalanang ipinamana sa kanya. Kalagitnaan ang bahagi ng dekada 60 noon. Makalipas ang ilang taon pa ay tuluyan ang dinala sa munti si Ikoy at kalaunan ay sa isang penal farm sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Sa lugar na yun namulat ang kamalayan ni Ikoy nang masaksihan niya ang pang-aabuso at pagmamaltrato ng mga kapwa din nila preso na binigyan lang ng kapangyarihan pamahalaan ang iba pang mga presong kagaya nila sa kanilang pagtatrabaho sa mga bukirin. Sobrang abusado nila sa posisyon na umaastang kung sinong matataas gayong pare-pareho lang naman silang mga bilanggong ipinatapon sa lugar na yun. Minsan isang araw, nang si Ikoy naman ang napagbalingan ng kanilang pang-aabuso. At nang siya ay mga tuwiran, ay minaltrato siya at pinagtulungan pa ng mga bilanggong ito. Hanggang sa dumating ang sukdulan na iniisip na ni Ikoy na pinagtutulungan na rin lamang siya ay mabuti pang mamatay na lang siya na lumalaban kaysa magpaubayan na lang. Nahagip niya ang isang itak na gamit sa pagtatrabaho at pagkatapos ay walang habas niyang pinagtataga ang mga nasa paligid sa kanya kung saan mahagip na ang mahahagip. Sa pangyayaring iyon ay nakadali siya ng ilan sa mga umaatake sa kanya habang sugatan pa ang iba. Muli ay Bartolina sa loob ng 7 buwan ang naging parusa sa kanyang aksyon na ito. Pagkalabas niya dito ay muli siyang ibinalik sa munti at si Ikoy ay laking gulat dahil putok na pala doon sa loob ang kanyang ginawang pagkakayari sa ilang katao ng sabay-sabay sa penal farm. Dito nila nakuha ang respeto ng isang Pacifico Guevara dahil nagmistulang hero's welcome ang naging pagsalubong sa kanyang pagbabalik sa munti.
Hindi na siya basta-basta kayang pagtripan at walang manghahas na galawin si Ikoy. Dahil yun naman talaga ang patakaran sa loob. Mas matibay ang dibdib mo ay mas mahaba din ang magiging buhay mo. Marami ang humanga at nakipagkaibigan sa kanya simula noon at silang lahat ay nag-iisa lang ang mga layunin. Ang marikrut si Pacifico Guevara sa kanilang mga pangkat na kalaunan nga ay nagsimula na siyang mamuhay sa mundo ng mga gangster kung saan nagkaroon na rin siya ng sariling pangkat na nasasangkot sa iba't ibang karahasan at mga rayot sa loob ng munti. Dahil sa tibay ng dibdib ni Ikoy, ay dito niya hinango ang bansag na Dillinger na isang bantog na gangster sa Amerika ng dekada 30. Dillinger ng 12 pares ang naging bansag sa kanya na mula naman sa grupong kanyang kinabibilangan. At doon nga nagsimula ang kanyang kasaysayan bilang gangster. Naging kilabot sa loob at sa labas ng kulungan si Dillinger sapagkat ang grupong 12 pares na kanyang kinabibilangan ay notorious din sa mga gawaing kriminal sa labas na meron ding mga miyembrong tiwaling pulis at opisyal na silang naglalabas sa kanya kung may ipapatrabaho. Nasangkot sila sa mga holdapan, panluloob sa mga bangko, at kidnapping sa mga negosyanteng inchik. Sa ganoong paraan humantong ang naging buhay ni Dillinger na dumating pa sa puntong nakakapatay siya kahit na mga inosenteng sibilyan sa tuwing hindi sila makakapagbayad ng ransom sa takdang oras ang pamilya ng mga nabibihag nila. Subalit ganun paman ay tunay na wala namang permanente sa mundo. Nagkaroon ng malawakang balasahan sa bilibid at nasibak sa pwesto ang mga opisyal na naglalabas sa kanya. Ito naman ang naging magandang pagkakataon para kay Dillinger para baguhin at muling itama ang kanyang kapalaran. At minsan pa ay hindi kailanman magiging huli ang lahat para ipagpatuloy niya ang kanyang mga pangarap noong kabataan niya bilang si Ikoy. Taong 1971, nang muli silang payagan ng pamunuan sa loob ng munti na muling makagawa ng mga grupo basta wala itong kinalaman sa karahasan. Naging aktibo dito si Dillinger at marami siyang nahimok patungo sa pagbabago na naakay pa patungo sa buhay espiritual. Sa kanyang patuloy na pagbabagong buhay, noong taong 1985 ay nabigyan siya ng pagkakataong kumuha ng entrance exam sa kolehiyo kahit pa siya ay sobra na sa edad noong mga panahon na yun. Na bagamat hindi siya nakapag-high school, ay nagkaroon naman ng programa ang kagawaran ng edukasyon na i-accelerate ang mga taong may sapat na utak kung mapapatunayang sila nga ay karapat-dapat para dito. Pero sa kaso ni Dillinger bilang isang matalinong bata na si Ikoy ay wala naging problema o nakahadlang para hindi siya makapag-aral muli. Madali lang niyang naipasa ang mga pagsusulit at kumuha siya ng kursong entrepreneurship habang nasa loob ng bilangguan. Pagsapit ng taong 1990 ay lalo pang lumiwanag sa kanya ang buhay matapos siyang mapasama sa mga listahan ng mga nakatakdang pagkalooban ng parol sa susunod na mga panahon dahil nakitaan na nga na malaking pagbabago si Dillinger at gumugol na rin naman siya ng 26 na taon sa loob ng bilangguan. Hindi pa man tuluyan nakakalabas ay nakapagtapos na siya sa naunang kurso. Kinuha niya ang kanyang diploma sa Polytechnic University of the Philippines at pagkatapos ay ipinursigi ang kanyang orihinal na pangarap bilang batang si Ikoy, ang pagiging abogado, subalit walang kumukuha sa kanya na paaralan o kaya ay employer sapagkat sila'y natatakot sa isang ex-convict at kilabot na gangster na si Dillinger. Hanggang sa sumapit ang taong 1995, nang ipinagkaloob sa kanya ni Presidente Ramos ang absolute pardon na muling naglinis sa kanyang buong pagkatao. Nagmisto lang isinilang muli sa Pacifico Guevara at magmula dito ay wala na siyang sinayang na mga sandali para hindi ipagpatuloy ang kanyang naunsyaming mga pangarap. At di nga nagtagal ay nakakuha na rin siya ng Bachelor of Laws sa Manila College. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan ay muli siyang nagbalik sa Tarlac na kanyang bayang sinilangan at taas noo na masasabi pa rin nagtagumpay. Nakapagtrabaho siya doon bilang manunulat sa mga pahayagan at nakapagpetisyon pa rin siya sa mataas na hukuman upang payagan siyang makakuha ng bar exam, subalit ibinasura lang nila ang mga ito. Hindi sumuko si Pacifico Guevara at paulit-ulit niyang hiniling iyon sa sumunod na 10 taon pa ng kanyang buhay at siya ay paulit-ulit pa rin nabigo sa loob ng 10 taon pa din dahil sa anilay kakulangan niya ng mga credentials para makakuha ng bar exam.
Matanda na si Ikoy ng mga panahon na yun at meron na ring pamilya sa katauhan ng kanyang naging may bahay at tatlong anak na babae. Hanggang sa dulo ay naging positibo ang kanyang pananaw dahil patuloy siyang umaasang isang araw ay papayagan na rin siya ng Korte Suprema na patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat din na maging isang ganap na abogado. Makapasaman o hindi, walang nakakaalam ng magiging resulta. Ngunit iisa lang ang mapapatunayan niya na minsan ay may isang Pacifico Guevara o ang batang si Ikoy na pinagkaitan ng kapalaran dahil sa sobrang kakulitan at tuluyan mang nasadlak sa kasamaan, pero meron at meron pa ring puwang para sa pagbabago. Na sa kabila ng pagiging kriminal ay may mapapatunayan pa rin naman siya sa kanyang sarili sa kabila ng lahat. At minsan pa ay masasabi niya sa mundo na ang buhay ay patas lamang at nag-iiba-iba lang tayo ng landas na tinatahak sa ating mga patutunguhan. Ikaw kaibigan, ilang beses ka nang nadismaya o pinanghinaan ng loob dahil sa mga kabiguan ng mga pinapangarap mo sa buhay? Sumusuko ka na ba? Pwede kang magpahinga. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!